Kaibigan, gusto mo ba magnegosyo? Tingin mo ba may talent ka sa negosyo o tingin mo hindi ka marunong dito? Meron akong magandang nakitang na research. Merong 14 na senyales na magiging matagumpay ka sa negosyo, yayaman ka sa negosyo, pero hindi mo alam. Kung meron ka nitong 14 signs, pwede ka talaga magnegosyo. So bilang po tayo ha. Out of 14, ilan dito ang meron kayo? Para sa akin, kung meron kayo kalahati nito, 7, 7 lang, 7 out of 14, tingin ko pwede ka na magnegosyo. Meron ka na nung ugali at qualities, di ba? Kung meron ka 10 senyales out of 14, talent sa negosyo, pwede ka magnegosyo. Pero pag dito sa 14, tatlo lang makukuha mong pasado, yung sa 11 bagsak ka, wag na lang magnegosyo, baka malugi ka. Tingnan natin ha, 1 to 14, kahit ako natutuwa ako dito eh. Number 1 out of 14, meron ka ba nito? Maparaan ka. Okay, magaling ka gumawa ng paraan, kahit bata ka, kahit estudyante ka pala, marunong ka na magbenta. Okay, proactive ka, meron ka mga projects. Medyo leader ka nung bata ka. Okay? Maparaan nung bata, medyo wais ka na nung bata pa. 1 point yan. Number 2, madali ka ba makipagkaibigan? Okay? Hindi naman kailangan maraming kaibigan. Ibig sabihin, kaya mo ba mag-build ng relationship sa ibang tao? Okay? Nakukuha mo ba kumpiyansa niya sa'yo? So kung magaling ka makipagkaibigan, second point yan na pwede ka magnegosyo. Kasi networking yan eh, di ba? Networking skills. Number 3, lagi ka bang curious? Lagi mo bang gusto mag-aral, matuto, nagtataka ka? O bakit ganito to? Bakit sira to? Paano aayusin to? Bakit ayaw umilaw to? So kung meron kang kaalaman, mahilig ka sa kaalaman, tapos may action ka, kikita ka. Okay? Tandaan nyo, number 1, maparaan kahit bata. Number 2, madali makipagkaibigan. Number 3, always hungry for knowledge. Dapat at least mga 7 meron kayo. Number 4, ang utak mo ba medyo creative ka ba? Yung mga negosyante, minsan mga iniisip nila malalalim. Gagawa akong bagong project dito, magbebenta ako nitong bagong produkto. So minsan medyo wild yung ideas nila. Pero ibig sabihin, creative sila. Parang kakaiba yung iniisip nila. Usually, mga negosyante, para maging successful, meron silang magagawang produkto, maiimbento, na sila lang nakaisip, hindi puro gaya-gaya. So, pag creative ka, yung utak mo hindi gaya-gaya, pwede ka magnegosyo. Sabi, may talent ka eh. Number 5, magaling ka bang problem solver? Anong problem solver? Ibig sabihin, kung may problema sa bahay, kaya mo masolusyonan. Meron kang idea. Palagay natin yung produkto may sira. O, nakita mo itong klaseng ilaw, mahina, hindi maganda. May naisip ka, ito mas maganda kailangan. Itong serbisyo, hindi maganda serbisyo ng isang, kunyari, isang manghihilot na lugar. Gusto mo, may naisip ako magandang technique pag ganitong klaseng massage, mas kikita eh. So, magaling ka mag-isip ng new ideas for produkto, bagong services, at resourceful ka. Ibig sabihin, kaya mo mag-isip ng paraan sa limited budget. Diba? Limit lang ang budget mo, wala namang pera sa una. So, kahit resourceful ka, kahit kulang ang budget mo, nakakaisip ka ng paraan para ma-solve yung problem. So, kung problem solver ka, pwedeng-pwede ka magnegosyo. Number 6 out of 14. Tingnan natin kung nakakailan na kayo. Comment po kayo. Ito, number 6. Kailangan nyo to eh. Number 6, medyo risk taker ka. Anong risk taker? Marunong ka, ano bang risk? Ayoko na masabihin magsugal. May konting, hindi talaga sugal. Marunong ka mag-risk. Parang lumaban. O, di ba? Kahit medyo mahirap. Kasi sa negosyo, risk. Di ba? Magpupuhunan ka, maglalagay ka ng oras, pwede ka malugi, nandun yung risk eh. So, alam mong may risk, alam mo may reward, di ba?
Wala namang reward kung walang risk eh. Kahit magpapakasal ka, may risk eh. Lahat naman may risk, di ba? So, marunong ka mag-take ng risk. Lahat ng negosyante, risk taker. Kasi kung takot ka, sa bahay ka lang, eh, maging empleyado ka na lang, may sweldo ka, ganun. Walang risk, di ba? Pero hanggang dun lang ang sweldo. So, pag negosyante, medyo risk taker ka. Handa ka mag-risk or parang sumugal konti. Number 7, ito meron mga negosyante. They see opportunities everywhere. Puro oportunidad nakikita nila. Yung iba kasi, pag nakita, ay mahina ekonomiya, mahal ang bilihin, walang trabaho lahat, ah, walang negosyo. Pero tingnan nyo yung magagaling na businessman. Kahit palubog yung economy, mahina yung bansa, makakaisip siya ng negosyo. Kita mo nga, nung pandemic, ang dami nagbenta ng mga mask, di ba? So, kung kailan mahina ang negosyo, mahina yung bansa, bagsak presyo, mga ibang negosyante, dyan lang siya bibili. Kung magulo yung bansa, may kaguluhan, may parang may gera, dun siya bibili ng mga lupa. Tingin niya, yun ang pinakamagandang opportunity kung kailan mura eh. So, magaling siya tumingin ng opportunity, positive man or negative. Number 8, ito napakaganda. Para maging successful kasi negosyo, kailangan masipag. Okay? Ulitin ko, sabihin nyo, sipag at tiyaga, di ba? May nakausap ako isang magaling na negosyante, bata pa, mayaman na. Sabi niya, marami na siyang nasubukang business. May iba nalugi, iba successful. Sabi niya, sa negosyo, 90% sipag. 10% lang yung talino. Kasi pag isang tao, sobra talino, tamad naman, eh wala rin. O, matalino nga siya, maganda yung produkto niya, ayaw naman niya magbantay sa tindahan. Ngayon nga, sa kotse, may nakita ako, isa dyan, nagbebenta, napakagaling, ang galing ng babae. Everyday, nakabantay siya sa tindahan niya. Ang dami niyang product. Lagi, pagdaan ko dyan, nakaupo siya lagi. Alas 5 ng umaga, hanggang gabi, nakabantay siya. Sabi ko, sigurado kikita yan. Sipag nitong babaeng to. Mainit, umuulan, nandyan siya lagi. Ay, yung iba, break time, alis na. Oh, wala na. So, sipag is 90%. Okay? Yung iba, nagpapahinga, natutulog, yung negosyante, nag-iisip pa. Kung meron ka nito, ay talagang plus 1 point ka niya. Sabi ko, makapito lang eh. Number 9, ito kailangan nyo to. Self-discipline. May disiplina ka ba sa oras mo? May disiplina ka ba sa buhay mo? Pag sinabi mo ba, gagawin mo to, magagawa mo to, i-deliver mo to 100 products in 1 month, ma-deliver mo ba o hindi mo magagawa, di ba? May disiplina ka ba sa goal mo? Focus ka ba? Kung sa school, may deadline, umaabot ka ba? So, pag may discipline ka, pwede ka magnegosyo. Plus one yan. Number 10, napakaganda nito number 10. Si Doc Lisa magaling sa number 10. Number 10 is magaling ka mag-budget. Kaya mo ba i-budget yung pera mo? Mahirap yun, ha? Maliit na kinikita, iba-budget mo sa gastos, kino-compute mo. May financial skills, marunong ka mag-ipon, magkano gastos. Pag magaling ka mag-budget, para magkasya yung kinikita mo, pwede ka magnegosyo. Budgeting, eh. Number 11. Ano mo, gaganda nitong mga talents na to kung meron tayo. Number 11, resilient. Resilient, ibig sabihin, parang bamboo ka eh, di ba? Kahit ma-reject, kahit bumagyo, tutuloy pa rin. Persistent, kahit sasabihin na ibang tao, bulok yan, ayaw ka papasukin dito sa negosyo, tuloy-tuloy ka pa rin. Resilient, persistent ka, adaptable, marunong ka mag-adjust sa goal mo. Yan pinakamaganda, di ba? Yan lang nagsasucceed, yung tuloy-tuloy, walang atrasan. Kahit sabihin ng tao, mali ginagawa mo, ayaw mo sila. Hindi nila alam yung sinasabi nila. Alam mo eh. Number 12 out of 14, para maging magaling sa business, kaya mo ba mag-impluensya ng ibang tao? Mafe-feel niya yan eh, kahit bata ka pa eh.
Pag nagsasalita ka ba, leader ka ba? Ano ba to? Religious leader? Pwede rin naman religious leader. O community leader? Kaya mo ba ma-persuade o mabaling yung opinion ng ibang tao? Ano mangyari dito? Magiging vlogger hata ito. So, kaya mo ba mag-persuade o mag-influence ng ibang tao? Customer ba? Investor ba? Collaborator mo? Kung kaya mo mag-influence ng ibang tao, laking plus points yon. And number 13 out of 14, ang ginagawa mo ba? Are you living your passion? Yung trabaho mo ba o yung negosyo mo ba, gusto mo ba yun talaga? Happy ka ba dun talaga? Kasi kung happy ka dun, parang si Elon Musk, kita mo diba? Elon Musk, sobrang galing. Gumawa ng electrical car, gusto niya. Tulungan yung mundo, gusto niya pumunta sa ibang planeta, Mars. Kita mo, sobra passion niya eh, gusto niya eh. Diba? So pag ginagawa mo yung gusto mo, tapos naging negosyo mo pa, ay magsasucceed ka. Parang hindi ka mapapagod eh. Gusto mo yung ginagawa mo eh. Maralaman ng tao. Parang ito, gustong-gusto ko magturo sa inyo. Gustong-gusto ko kumita kayo. Diba? Malay mo, sabihin mo, in 10 years, Doc, nakinig ako sa video mo, umaman ako, pumasok ako sa negosyo. Kahit hindi umaman, at least kumita ako, naging happy ako, natuto ako. Hindi naman kailangan kumita agad eh. Pwede naman malugi, pero at least natuto ka. You learn and learn. And number 14, out of 14, meron ka bang pangarap? Meron ka bang vision sa buhay mo? Diba? Meron ka bang gustong abutin? Pero yung aabutin mo, pwede siyang mataas, pero dapat, para sa akin na, ito dagdag ko lang, dapat practical din. Yung talagang aabot ka, wag naman yung gusto ko maging Miss Universe, parang ganun ba? Gusto mo manalo ng Mr. Whatever, yung sobrang taas na ano na goal. Yung tama lang, 'di ba? Yung vision mo dapat practical din, realistic din. Gusto mo lang magkaroon ng isang tindahan, kumita konti, kung lalaki, hindi lalaki, tingnan natin. Pero dapat may dream kang malalim at meron ka rin possible na pupunta na second goal. Kung di mo maabot, okay lang kasi bamaya ma-depress ka, 'di ba? So hindi ka lang nakaupo, hindi mo lang iniintay dumating yung oportunidad. Nagpa-plano ka, nag-a-action ka, nag-a-execute ka. So, walang bad time, good time. Basta ready ka, good time yan. So, ikaw gagawa na sarili mong daan. You pave the road to success on your own. Okay? Ang ganda ba nito? 1 to 14? Actually, tinitingnan ko si Doc Lisa. Marami dito, meron siya eh. Marami dito yung mga basic skills na sa tingin ko magugustuhan nyo. Ulitin ko lang yung mga basic skills. Ha? Wala to sa talino. Ha? Yung masipag, disiplina, marunong mag-budget, okay sa rejection, resilient, di ba? Living your passion, di ba? Wala gano'n sa talino yan. Nag-aaral, di ba? Masipag lang yan eh. Hindi naman sinabi dito, kailangan genius ka eh. Kaya nga, 90% sipag, okay lang yan. 10% lang talaga yung super talino. Kaya kahit sino sa inyo, kunin natin itong mga good qualities, aralin natin. Kung wala tayo nito, hindi tayo marunong magsalita, hindi tayo marunong maging leader, wala pa tayo nitong mga skills, mag-aral tayo. May Google dyan, maraming blog dyan, piliin yung susundan nyo para matuto tayo. Okay, saan pa nakatulong to? Para maging successful yung ibang kababayan natin. God bless po. Share po natin. 14 out of 14 daw siya. Believe naman ako. Oh, 14 out of 14. Napakagaling. Ako dito siguro, mga ano lang ako dito. Mga 10, 9. Okay lang naman. Thank you. God bless po. 5 out of 14. Pwede na. Hindi, 5 out of 14 ka ngayon, mag-aral ka pa ng dalawa. Oh, dagdagan mo pa ng dalawa. Oh, daanin mo na lang sa sipag. Pwede yan. God bless po. Thank you po.